Ayan, yung tunay pong apo ang nagpupunas, magbibihis. Ayan, ang dilaw yan. Jajaki tayo nanay pagkatapos ko, jajaki. Kapo ang nagmagbibihis ngayon. Maganda tayo, bibigyan kita pabang, papakukul, papatabang. Papakukul na pabang, papabang nanay. Ano yung dito pabang? Ano sa bag kong maliit na dala ko? Ano sa bag na maliit? Ayan po, nabibisa na ng mahal-mahal niyang apo. Oh, ayan po. Kaya pinauwi ko po yan para makita niya ninyo po na yan ay sumusunod yan. Papagayan, George? Sa tunay na apo. Ayan po yung siya yung pinaaral ni nanay. Pam. Gusto mo ito bango? Bango ba hindi? Bango na hindi? Bango ba? Ayaw. Oh, lamig. Ang lamig. Bango ba ka? Tama, tama na. Oh, tama, magino. Kulbo? Kulbuhan kita? Hello guys, good morning. Again, this is Aitwan. Welcome back to my channel. At ngayon ay araw ng Martes. At nandito na ako sa aking trabaho, medyo maaga akong pumasok. At meron pa akong 1 hour bago mag-login. So, naisipan kong gumawa ng reaction video dito sa latest na video ni Raymundo Dacuba Vlog. So, based doon sa mga nabasa kong comment, tapos sa nakita kong content niya, unahin muna natin yung mga nabasa kong content. Maraming nagsasabi na dahil yung anak talaga ni Raymundo ay nandoon kay Lola Damiana at inaayusan si Lola Damiana, binihisan, pinulbusan, kumbaga inalagaan. At yun, marami akong nabasang mga comment na pakitang tao lang daw ang ginagawa nitong mga to. Dahil kung noon pa raw na naghihirap si Lola Damiana, dapat daw doon nila inalagaan si Lola Damiana dahil mga oras na yon ay talagang kailangan ni Lola Damiana ng mag-aalaga sa kanya, magpapakain, pero natiis daw nila na makitang ganun ang kalagayan ni Lola Damiana. So, ang masasabi ko lang din naman ay may mga tama rin yung mga sinasabi ng mga commenter guys. Kasi bakit nga ba noon ay hindi nila inalagaan si Lola Damiana? Bakit ngayon lang? So hindi ko masabing mali ang mga sinasabi ng mga netizens dahil yun naman talaga ang katotohanan. So, mahirap mag-judge sa isang tao, pero kapag nakikita mo na talaga ng dalawang mong mata, yun naman talaga ang masasabi ng mga tao. So, kahit man ako guys, ay yun naman ang nakita ko na nung kailangan ni Lola Damiana ng mag-aalaga, ng magpapakain, wala tayong nakita na nagpapakain sa kanya. Kahit itong si Landa, kahit itong si Bernie. Di ba guys, hindi nila pinupuntahan si Lola Damiana. Nung nagpunta lang si Kuya Bal Santos Matubang, saka lang nasabi ni Lola Damiana na hinatiran siya ng sabaw ni Landa na pinintasan pa nga ni Lola Damiana lasang pagkain yata ng hayop yung dinala ni Landa ng pagkain kay Lola Damiana. So, kaya yung dinalhan ni Landa ng pagkain dahil sa nabigyan ni Kuya Bal Santos si Landa ng konting halaga. So, kaya niya dinalhan si Landa ng pagkain. Kaya dinalhan ni Landa si Lola Damiana ng pagkain. Dahil sa totoo lang,
ang tingin ko si Landa naman talaga ang unang nanginabang sa mga dinala ni Kuya Bal Santos Matubang. Dahil siya ang unang lumapit kay Lola Damiana nung marami ng mga goods na dinadala si Kuya Bal Santos Matubang kay Lola Damiana. So, si Landa matagal nang nanginabang. So, yun ang nakikita ko. Pero nung mga wala pang tumutulong, nung hindi pa kilala ni Kuya Bal Santos Matubang si Lola Damiana, based sa nakita ko, mukha talagang walang tumutulong kay Lola Damiana. Tingnan nyo nga ang itsura, diba guys? Yung itsura niya nung unang makita ni Kuya Bal Santos Matubang si Lola Damiana, ang dungis-dungis, wala, gutom, nangangatog sa gutom, walang mag-alaga, ganun. So, ang tingin ko dito, parang medyo maigi ang pamumuhay ni Bernie kisa kay Raymundo. Dahil kung nakita nyo yung kalagayan ni Raymundo doon, yung bahay niya sa bundok, talaga naman na sirang-sira. Siguro itong si Raymundo ay nag-asawa para meron siyang makakasama. Hindi ko lang alam kung saan nakatira ang kanyang tunay na anak. Dahil di ba ang mga kasama nito ni Raymundo ay mga anak na ng asawa niya ngayon, yung kinakasama niya, mga anak yan ang kinakasama niya. Pero kung maganda naman ang pinapakita ni Raymundo dito sa mga batang to, malamang mamahalin siya ng mga bata. So, kasi mayroon din akong stepfather. Naging mabuti siya sa akin hanggat sa lumaki ako, pinag-aral niya ako. Nakita ko kung gaano siya kabuti sa akin. So, kaya nung ako naman ay nagkaroon, naglumaki, tumanaw din naman ako ng utang na loob doon sa stepfather ko hanggat siya ay nawala, namatay. So, anyway guys, ito yung talagang nakita ko kay Bernie at kay Raymundo. Si Bernie medyo okay ang kanyang pamumuhay kaysa kay Raymundo. So, at saka siya ang panganay. So, dapat si Bernie ang nagpapakita ng kabutihan dito kay Lola Damiana. Dahil siya yung may bangka, siya yung nakakapaghanap buhay, samantalang si Raymundo wala. Yun ang para sa akin, guys. So, ngayon, ang daming akong nababasa na ito raw na ginagawa ni Raymundo at ng kanyang anak ay mga pakitang tao lang daw. So, sa bagay, marami kasing katanungan, bakit ngayon lang sila pumupunta? Bakit ngayon lang sila lumalapit kay Lola Damiana? So, bakit ngayon lang nila ginagawa ang mga ito? Na dapat noon pa nila ginawa. Diba guys? So, hindi natin masisisi yung mga netizens na mga nagsasabing mga pakitang tao lang yan kaysa ganito ganyan. Hindi natin sila masisisi dahil yun naman talaga ang katotohanan. Minsan masakit talaga ang katotohanan, guys. So, kahit man ako, yun ang masasabi ko eh. Bakit ngayon lang kayo dumating? Bakit hindi pa noong kailangan talaga ni Lola Damiana? Bakit nung hindi pa siya nakikilala ni Kuya Bal Santos Matubang, bakit hindi niyo ginawa ang mga bagay na ginagawa niyo ngayon? Pwede naman palang gawin nila ngayon, bakit hindi nila ginawa noon? So, yun ang mga katanungan at mga kasagutan na pwede naman pala nilang gawin pero hindi nila ginagawa. Hindi natin alam kung bakit nila pinabayaan yung kanyang nanay. Malapit naman sila sa bahay. Nandiyan naman, pwede lang naman nilang lakarin para tingnan nila yung kanyang nanay. Pero isa guys, ang hindi ko lang talaga makalimutan nung inambaan ni Bernie si Lola Damiana, parang sasapukin. Kung nakita nyo yun guys sa video, parang nagalit si Bernie, nakulitan siguro yun kay Lola Damiana. Parang aambain niyang sisikuhin yung matanda. Yun ang hindi ko rin matanggap, yung bang ganun ang gagawin niya doon sa matanda. Parang pinapakita niya talagang walang halaga sa kanya yung kanyang
nanay, parang wala siyang pakialam, parang ganun. So siya, siya yung panganay, malapit din naman ng bahay niya, so dapat siya yung unang-unang nag-aalaga sa kanyang nanay. At saka guys, yung nakakapagtaka dito, si Mulat Sapol, ayaw niya kay Landa. Si Lola Damiana ay ayaw kay Landa, ayaw kay Bernie. At hindi niya man lang hinahanap si Bernie. Palaging si Raymondo ang kanyang hinahanap. So, dito ako medyo mayroon katanungan. Bakit si Bernie hindi niya hinahanap? Bakit si Raymondo lang ang kanyang hinahanap? So, yun talaga ang hindi ko rin matapos isipin na ngayon eh parang bumibida na rin yung si Landa at si Bernie. At saka mayroon din akong mga nabasa na naisahan daw ni Bernie si Kuya Bal Santos Matubang. At si Kuya Bal Santos daw ay baya, sabi ng iba. Dahil sa ang sabi niya palagi, ang tutulungan niya lang ay yung mga talagang walang kakayahan, yung may mga ganyan. Bakit daw tinutulungan niya ngayon si Bernie? Dahil ba daw gusto niyang pag-awayan ang dalawang magkapatid? Yun ang mga nababasa ko sa mga komento. So, ewan ko, ako no comment ako diyan. Eh hindi naman ako ang tumutulong, si Kuya Bal naman eh. So, diba guys, mahirap so, makialam. Ayun na nga, ako basta ako wala, no comment ako dyan. Basta ako sinasabi ko lang yung totoo talagang nakikita ko. Yun ang mga comment nila. Ako kasi guys, ayaw kong magsalita ng hindi maganda para lang kumita dito sa YouTube. Para lang kumita ako ng pera. Yan ang hinding-hindi ko gagawin, yung manira ako ng tao or lalo ko pang sirain ang isang tao para lang kumita ako dito sa YouTube, para kumita ako ng pera dito. No, hindi ko gagawin yan. So, kasi syempre, tao pa rin yung mga yon at marunong din naman yung mga masaktan. Sabi nga nila, ang tao daw na nalulunod na kailangan daw ay agapan para wag malunod ng tuluyan. So, parang ganun ba? Mayroon akong nakikitang mga kasibayan na mga ganyan. So, para bang imbis na kutsain mo, imbis na i-judge mo siya, tulungan mo na lang na bumangon. Parang ganun. So, kahit papaano, nakatulong ka pa sa kapwa mo. Parang ganun ba ang ibig sabihin? Kasi ako guys, talagang iniiwasan ko talaga yan na magsalita ako ng mga hindi magaganda sa kapwa ko para lang kumita ng pera. Hindi, ayoko. Hanggat maaari, ayaw kong gawin yung mga bagay na yan. So marami akong nakikita, napapansin sa mga reaction video, sa mga vlogger na masasama yung mga sinasabi. Sabi nga nila ng mga komentor dyan na basta lang, mapera-pera lang daw, basta kumita lang ng daw ng pera kahit makasakit ng kapwa, sige lang daw sila. So ako ayoko ng ganyan kasi minsan nilalagay ko yung sarili ko sa kalagayan ng tao. So kaya yun ang iniiwasan kong hindi ako magsalita ng masasama para lang kumita ng pera. No way, hindi ko gagawin yan na mangbas ako ng kung sino-sino dyan para lang ano, o kaya kalabanin ko porkit ba sinusuportahan mo yung isa tapos meron tapos kakalabi. Hindi dapat dyan, ang dapat dyan ipayo ay ano, yung ikakabuti, wag yung ikakasira. Parang ganun. So yun lang naman guys ang para sa akin. So maraming salamat guys sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Stay safe at medyo dumadami na naman ngayon ang virus. So sana palagi tayong healthy. Sana hindi tayo magkasakit guys. So maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po ang aking channel at paki-hit nyo po ang bell button para po kung sakaling kumita ang aking channel ay ito ay ipangtutulong din po natin sa ating kapwa na nangangailangan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe and God bless. See you on my next video guys. Bye-bye.